Magandang araw, Sir Jupiter. Matagal na din akong nakikinig sa mga istoryang ibinibahagi niyo at talaga namang isa ako sa masugid niyong tagapakinig. Nais ko lamang maibahagi ang aking karanasan noong ako'y 10 taong gulang pa lamang. Nangyari po ito sa Las Piñas City taong 1996. Ngayon po ako ay 37 years old na. Ang kwentong ito ay tungkol sa aking Lolo Pedro. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Juan. March 1996, nang sumakabilang buhay si Lolo Pedro sa hindi maipaliwanag na dahilan. May nagsasabing si Lolo daw po ay kinulam. May nagsasabing mayroon lamang itong malubhang karamdaman. Noong araw na binawian ang buhay si Lolo Pedro ay pumunta ang tatay ko sa Las Piñas. Kinabukasan, bumalik siya sa Laguna upang ako ay sunduin. Mauuna raw kaming pupunta doon. Susunod din naman sa Las Piñas ang nanay ko at mga kapatid. Alas 11 pasado na po nang dumating kami sa bahay ng tita ko sa Las Piñas. Pagdating namin, madami na ang mga taong naroon. Mga kamag-anak at mga kaibigan ng aming pamilya. Napaaga siguro ang aming pagpunta dahil wala pa ang labi ni Lolo. Inaayos pa raw sa morgue, sabi ni tita. Dahil gabi na, sinabihan ako ni tita na magpahinga na muna. Doon na raw ako makitulog sa kwarto ng mga pinsan ko dahil 10 oras na ng gabi. Tiyak daw na inaantok na ako dahil sa pagod sa biyahe. Gusto ko na rin magpahinga dahil masakit na ang katawan ko sa mahabang biyahe. Inihatid ako ni tita sa labas ng kwarto kung saan natutulog ang mga pinsan ko. Sinabi niyang babalikan niya si tatay at magkukwentuhan sila habang hinihintay ang labi ni Lolo. Tumango ako sa kanya at pagkatapos ay iniwan na niya ako. Pumasok ako sa kwarto at nakita kong lahat ng mga pinsan ko ay mahimbing nang natutulog. Tumabi ako sa nakakabata kong pinsan na si Doibo. Makalipas ang ilang sandali, ay nakatulog na rin ako. Habang natutulog ako, bigla na lang nagising ang diwa ko. May naramdaman akong kakaiba sa paligid. Parang may enerhiya akong naramdaman sa may bintana at parang may kung anong nagtutulak sa akin para tingnan ito. Naramdaman ko rin ang paglamig sa kwarto na para bang nilagyan ng aircon, samantalang bentilador lang naman ang gumagana at iisa lang ito. Kulob ang kwarto. May bintana pero nakasara at may makapal na kurtina. Mahaba ang kurtina nito. Halos sumayad na sa semento. Iminulat ko ang aking mata at tiningnan ko ang bintana. May nakita akong lalaking maitim na nakabarong Tagalog. Para siyang nakalutang dahil ang ulo niya ay kapantay ng kurtina na halos abot sa kisame. Maliit lang naman ang pangangatawan ng lalaki kaya imposibleng kasing taas siya ng kwarto. Kaya nasabi kong para lang siyang nakalutang. Akala ko ay namamaligmata lang ako. Kaya pumikit ako. At nang muli kong minulat ang aking mata, ay naroon pa rin siya. Kahit anong gawin ko, ay hindi pa rin siya umaalis. Nakaharap siya sa amin at parang nakatitig sa aming magpipinsan. Sa pagkakataong iyon, ay tiningnan ko ang kanyang paa. Nakaangat ito sa simento. Tumayo ang mga balahibo ko sa katawan, pati yata ang buhok ko ay nagsitayuan. Hindi ko kasi gaanong makita ang mukha niya. Parang malabo ito.
kaya hindi ko makilala kung sino siya. Ginigising ko si Doibo, ngunit walang lumalabas na boses sa akin. Panayang yugyug ko sa katawan niya, pero parang mantika siya kung matulog. Humihilik pa siya. Tiningnan ko ang iba kong pinsan, nagbabaka sakaling may gising sa kanila. Pero lahat sila ay mahimbing na natutulog. Hindi ko na alam ang gagawin Sir Jupiter ng mga oras na yon dahil ayaw umalis ng lalaki, kaya nagtalukbong na lang ako ng kumot. Kinuha ko ang unan ko at ipinatong sa ulo ko para wala akong maramdaman o marinig na ingay. Dahil sa takot, hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako, at paggising ko kinabukasan, tinitigan kong muli ang bintana. Naisip kong imposibleng may magsabit doon o maghanger ng barong sa itaas ng kurtina dahil halos sagad na ito sa kisame ng kwarto. Bumangon na ako at lumabas ng kwarto. Tumambad sa akin ang labi ni Lolo Pedro na nakaburol sa salas. Nilapitan ko ang kabaong niya at tiningnan ko siya sa loob. Pinagmasdan ko siya at kinilatis. Maitim si Lolo at nakasuot siya ng barong. Naalala ko ang suot na barong nang nakita kong maitim na nilalang sa kwarto kagabi. Magkatulad ang barong nila ni Lolo. Saka ko lang naisip na baka kaluluwa ni Lolo ang nakita ko na nakatitig sa aming magpipinsan. Marahil ay nagbabantay siya sa amin. Parang gustong lumabas ng luha ko, Sir Jupiter, dahil kinurot ang puso ko dahil kahit wala na si Lolo sa aming piling, ay binabantayan pa rin niya kami. Babae sa puno ng Aratilis. Sir Jupiter, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Andrea. Ang kwento ko po ay nangyari noon pang 2005. Bagong lipat lang po kami noon sa Cavite. Galing po kami sa Tondo. Mahirap para sa kagaya kong estudyante ang palipat-lipat ng lugar. Dahil una, mahirap po ang mag-transfer ng eskwelahan. Bukod sa iiwanan mo na naman ang mga kaibigan mo, bagong pakikisama na naman sa lilipatan na eskwelahan ang kakaharapin. Isa ito sa mga nagpapahirap sa akin tuwing lilipat kami ng tirahan. Bagamat hindi na po bago sa akin ang ganitong pamumuhay, dahil ganoon po talaga sa trabaho ni Papa. Ayoko na pong sabihin kung anong trabaho niya, pero may kinalaman po ito sa church. Sa tuwing ililipat po siya ng matidestinuhan na lugar, wala po kaming magagawa kundi mag-empake lang ng aming mga gamit at sumunod sa sinasabing the calling. May ilang buwan na po kami rito sa Cavite. Dahil kalagitnaan na ng school year ang paglipat namin, mahirap talaga para sa akin ang maghabol ng mga lessons, pero ang pinakamahirap po ay magkaroon ng mga bagong kaibigan. Hindi po ako ordinaryong estudyante, kaya hindi po talaga ako palakaibigan. Bukas po ang aking third eye, Sir Jupiter. Nakakakita po ako ng mga nilalang na hindi nakikita ng ordinaryong tao. Dahil po sa gift ko na ito, kaya hirap po akong makipagkaibigan. Mahirap pong magkwento dahil hindi mo alam kung paniniwalaan ka. Minsan po kasi sinubukan kong magkwento, pero yung hindi nila ako tinatawanan, nilalayuan nila ako dahil natatakot sila. Kaya hindi na lang po ako nagkikwento. Anuman ang nakikita ko at nararanasan, sinasarili ko na lang. Hanggang isang araw po, uwian na namin sa klase.
Bandang alas 5 po ng hapon, naglalakad ako pauwi ng bahay. Kagaya po ng dati kong ginagawa, mag-isa lang akong umuwi. Ayoko po kasing nagpapagabi sa labas ng bahay dahil kapag gabi po, mas marami akong nakikitang masasamang espiritu o kaya ay mga multong may matinding galit. Mabilis akong naglalakad na parabang may hinahabol. Panay ang sulyap ko sa rilong nasa braso ko para tingnan ang oras. Gusto ko kasing makauwi na agad. Habang naglalakad, ay bigla na lang akong nagulat nang may humawak sa balikat ko at pinigilan ako sa pagmamadali. Nilingon ko siya. Nakita ko si Erica, isa sa mga kaklase ko. Humihingal siya ng abutan ako. Napahinto ako sa paglakad at tinanong ko siya kung bakit niya ako sinusundan. Pero sinagot niya ako ng pagrereklamo dahil napagod daw siya sa paghabol sa akin. Nang muli kong tanungin siya kung bakit niya ako hinahabol, ay nagseryoso na ang kanyang mukha. Sinabihan niya ako na huwag daw akong dumaan sa tinatahak kong kalsada dahil delikado. Nakakunot ang noo ko nang tanungin sa ulit kung bakit naging delikado ang kalsadang yun. First time ko po kasing dumaan sa kalsadang yun, Sir Jupiter, dahil shortcut po ito pauwi sa amin. Ngayon lang kasi ako inabot ng ganitong oras sa labas nang dahil dumaan pa ako sa bookstore para bumili ng notebook. Hindi sinagot ni Erica ang tanong ko. Sa halip ay hinatag niya ako pabalik sa may eskwelahan namin at dumaan sa kabilang kalsada kung saan medyo malayo ang daan. Pero dahil magagabi na, tumanggi ako. Gusto ko na talagang umuwi ng bahay. Kahit saan naman po talaga, Sir Jupiter, ay may mga multong gumagala. Feeling ko, kapag alam ng multo na nakikita sila ng tao, pinipilit nilang makipag-usap. Yun ang iniiwasan ko. Ayokong magkaroon ng koneksyon sa kanila. Medyo nagtalo pa kami ni Erica kaya bigla niyang nasabi na delikado raw sa daang yun kasi mayroong baliw na babaeng nanghaharang sa kalsada kapag gabi na. Tinawanan ko na lang ang sinabi na Sir Jupiter. Naisip ko kasing natatakot siyang dumaan dun dahil sa sinasabi niyang baliw na babae. Para sa akin, mas nakakatakot makakita ng multo. Kaya lalo akong nagmatigas na doon dumaan. Dahil hindi niya ako napilit sa gusto niya, sumama na lang siya sa akin. Isang street lang kasi ang bahay namin, kaya minsan sumasabay siya sa akin sa pag-uwi. Wala siyang nagawa kundi ang sumama na rin sa akin. Habang naglalakad kami ay tinanong ko kung bakit hindi pa siya nakaka-uwi ng bahay. Sinabi niya sa akin na dumaan muna siya sa computer shop. Sakto raw, nang paglabas niya ay nakita niya akong naglalakad at binabagtas ang shortcut na daan. Kaya binilisan niya ang paglakad para habulin ako. Mahigpit ang pagkakahawak ni Erica sa braso ko. Tinatawanan ko lang siya at kinakantsawan na duwag. Pero sinasabi niya sa akin na magsisisi raw ako dahil pinilit kong dumaan doon. Hindi ko alam kung bakit ganoon na lang ang takot niya. Ang alam ko kasi, kapag mga taong sakali natutulog, nananakit lang silang kapag inasar mo o sinaktan. Medyo nakakatakot nga po ang kalsadang dinaanan namin, Sir Jupiter, dahil walang bahay at malalayo ang agot ng poste ng ilaw. Pero ilang minuto lang naman ang lalakarin namin at makakarating na kami sa amin. Ilang metro na lang ang layo namin sa pagliko nang mas humigpit ang paghawak sa akin ni Erica. Bumabagal din ang paglakad niya na parabang ayaw na niyang tumuloy, kaya tinanong ko siya kung ano ba ang nangyayari sa kanya. Sinagot niya ako na sa pagliko raw, naroon ang sinasabi niyang baliw na babae.
Nakatira raw ito sa puno ng aratilis. Tiningnan ko naman ang sinasabi niyang puno. Nakita kong may puno nga sa lilikuan naming daan, pero wala naman ako nakitang babaeng naroon. Pero ipinagpipilitan niyang mayroon daw. Isang beses siyang dumaan sa kalsadang iyon at nakita niya ang babaeng baliw at hinabol sa nito ng galit na galit. Inisip niya na baka nagkataon lang daw ito, kaya umulit pa siya na dumaan ulit sa shortcut, pero nakita niyang naroon pa rin ang babae. Hindi ko na magawang sabihan si Erica dahil naramdaman ko ang panginginig ng kanyang kamay. Senyales na takot siya. Nakatingin ako kay Erica habang naglalakad kami nang may marinig akong umiiyak na babae sa bandang unahan namin. Narinig ko rin ang sinabi ni Erica na nandyan na siya, bumalik na tayo, Andrea. Pero mas pinili kong tumuloy dahil na rin sa curiosity. Habang papalapit na kami ay lalo kong nakikita ng malinaw ang babaeng sinasabi niya. Nakaduster siya na kulay dilaw at bulaklakin. Magulo ang buhok niya. Umiiyak siya na parabang may kinakausap na kung sino. Galit na galit siyang sumisigaw na parang may sinisisi. Habang papalapit kami ng papalapit ay mas lumilinaw pa ang itsura niya sa paningin ko. Duguan ang mukha niyang humarap sa amin. Nagsumiksik si Erica sa akin dahil sa takot. Hindi niya magawang tingnan ang itsura ng babae. Umaagos ang dugo mula sa kanyang ulo. Tila nabiyak ito. Nagiging kulay pula na ang damit niya dahil sa dugo. Hindi na rin makilala ang itsura niya dahil namamaga ito at puro sugat. Bigla ring nabali ang kanyang binti na naging dahilan ng bigla niyang pagluhod sa kalsada. Napasigaw ng malakas si Erica habang ako ay hindi na makalakad at nanatili lang sa pagkakatitig sa babae. Umiiyak siya habang sumisigaw ng paninisi na may kasamang mura sa mga sasakyang dumadaan sa kalsada. Nagising ako sa pagkatulala nang biglang tumakbo si Erica. Sinundan ko siya dahil nag-aalala ako na baka madisgrasya siya. Tuloy-tuloy siyang tumatakbo hanggang sa nilagpasan niya lang ang babaeng baliw na sinasabi niya. Sinundan ko si Erica. Pagtapat ko sa babae ay galit na galit siya sa akin. Sinisigawan niya ako na huwag daw tumakbo sa kalsada dahil masasagasaan ako. Nang lumagpas ako ng ilang dipa sa babae, huminto ako. Nilingon ko siya. Galit na galit niyang sinisigawan ang truck na dumadaan. Sinasabi niyang walang pakundang ang mga driver sila. Walang pakialam sa mga taong dumadaan. Nang lumagpas na ang truck, ay umiiyak siyang naglakad pabalik sa puno ng aratilis. Napaluhod siya at paulit-ulit na tinatawag ang anak. Nakaramdam ako ng lungkot nang makita ko siya sa ganoong sitwasyon. Bigla kong naisip si Erica. Nakita ko siyang napahinto sa pagkatakbo. Nilapitan ko siya at hinawakan ang braso niya. Tinanong ko siya kung bakit nakikita niya ang babaeng yun. Hindi siya tao. Multo na yun. Napaupo siya sa gilid ng kalsada, kaya tinabihan ko muna. Sinabi niya sa akin na bukas din pala ang third eye niya. Hindi ko alam pero natuwa ako sa sinabi niya. Napangiti ako, pero ikinagalit niya. Nawala lang ang galit niya nang sabihin kong nakita ko rin ang babae dahil may third eye din ako. Tapos, nagtawanan lang kami. Sandali kaming namahinga sa gilid ng kalsada habang nakaupo at nagkwentuhan. Sa kanya ko rin nalaman ang kwento ng babaeng nakita namin. Na aksidente pala yun sa mismong lugar na yun kasama ang anak niya na 5 taong gulang. Kaya pala siya galit na galit sa mga sasakyan dahil hit and run ang naging sanhi ng kanilang pagkamatay.
Tuwing alas 5 laging nagpapakita ang babae dahil yun ang oras nang sila ay maaksidente. Ipinagtataka lang namin na hindi niya kasama ang anak niya sa tuwing magpapakita siya sa lugar na yun. Naisip namin ni Erica na kaya hindi pa napapayapa ang babae dahil hinahanap niya ang kanyang anak. Ang sabi ni Erica, pareho daw namatay ang mag-ina. Ayon sa usapan ng mga tao, dead on arrival sa ospital ang mag-ina nang isinugod. Bago kami umuwi ni Erica, nagkasundo kami na dumaan ulit sa lugar na yun kinabukasan upang magtirik ng kandila at mag-alay ng dasal sa puno ng aratilis upang matahimik na ang kaluluwa ng babaeng iyon. Sir Jupiter, mula po noon naging matalik kong kaibigan si Erica dahil magkapareho kaming espesyal. Mas matatakotin nga lang siya kaysa sa akin. Marami pa po kaming kwento na ibabahagi ni Erica sa inyo. Pero sa ngayon, ito na lang po muna. Dito na po kami naninirahan sa Cavite dahil nakapag-asawa na po ako. Samantalang, ang magulang ko po, palipat-lipat pa rin ang lugar kung saan sila madestino. Sa ngayon po, nasa Rizal po sila. Sana ay marami pang magbahagi ng kwentong kababalaghan sa inyong channel kasi po, nakikinig na kami ni Erica at feeling namin marami kaming magiging kaibigan dahil marami pala ang kagaya namin. Relate much po talaga kami sa inyong mga kwento. Multo sa planta. Magandang araw, Sir Jupiter. Nais ko pong ibahagi ang kababalaghan na naranasan ko sa aking trabaho. Ako po si Jomar. Ako ay nagtatrabaho sa isang planta malapit dito sa amin. Ang trabaho ko po ay tagalinis ng building. Marami po kami bawat floor at may kanya-kanyang toka. Ako ay na-assign sa second floor hanggang fourth floor. May nagsasabi sa mga kasamahan ko na mas matagal pa sa akin na may nagpaparamdam daw sa fourth floor. Tinawanan ko lang sila dahil hindi naman ako naniniwala sa mga ganoon. Wala naman po akong nararamdaman, Sir Jupiter. Pero pagkalipas ng 4 na buwan, doon na po nagumpisang may nararamdaman na akong kakaiba, katulad ng may nagsusutsot. Pero wala namang tao. Pero ang hindi ko po malilimutan, isang hapon pagkatapos ko pong maglinis sa second floor at third floor, tinungo ko na po ang fourth floor upang magwalis. Ang nililinis ko po ay mga gamit na may harina, yung mga waste na lumalabas sa isang tubo papunta sa pagawaan ng harina. Sinisilid namin yon sa isang sako at itinatapon dahil hindi na pwedeng gamitin. Mga bandang alas 4, ang iba kong mga kasamahan ay umuwi na at iilan na lang kaming natira. Nagwawalis na lang ako sa fourth floor kasi malapit naman akong matapos. Maya-maya, may naririnig po akong tumataghoy. Ang sarap po pakinggan, pero nakakakilabot. Lumabas ako upang silipin kung may tao. Ngunit wala po akong nakita. Nagpatuloy ako sa pagbawalis nang bigla na lang may narinig akong sumusutsot. Biglang tumaas ang balahibo ko sa batok at parang lumalaki ang ulo ko. May naaanidag ako sa sulok na isang tao. Pagtingin ko, nakita ko ang isang lalaki na walang mga mata. Kumaripas ako ng takbo pababa sa first floor habang naghahangos, sinabi ko sa mga kasamahan ko kung ano ang nakita ko. Sinabi nila na yun daw ay isang empleyado noon na nahulog galing sa fourth floor.
Dead on arrival daw po yun, Sir Jupiter, nung dalhin sa ospital. Ngayon, inilipat na ako ng department. Masaya na ako dahil hindi ko na naranasan ang ganoon sa bagong lugar ko na pinagtatrabahuan. God bless po, Sir Jupiter, sa inyong YouTube channel. Pakibati naman po ang asawa ko at anak na si Raikan at Carly na lagi pong nakikinig sa inyong channel. Marami pong salamat sa inyo, Sir Jupiter, at sa kwentong Takipsilim.